Buenos dias, mga amigo. Ngayon po ay araw ng Biyernes. Samahan niyo po akong pumunta sa aking trabaho. Bali, ito po ay 4 na oras sa umaga at 4 na oras din sa hapon. So, bali, mas pinili ko po na mag-eksterna kasi hawak ko po yung oras ko kapag unlike sa interna is halos 24 hours kang nasa trabaho. So, yun. Papunta sa work ko, biyahe ng 20 minutes. And then, ito na nga. Pagdating ko sa bahay ng aking amo. Wala, buenos dias. Kadalasan, wala sila. At ngayon, nag-tsempohan na nandyan sila. So, bago ko simulan ang aking video, una ko pong ginagawa, pagdating ko sa kanilang bahay, yung mga hugasin. Yan. Katulong ko si Labadora pag para mahugasan ko lahat ng kanilang mga pinagkainan, kung ano-ano, mga pati mga kaldero, isalang mo na lahat 'yan para hindi ka masyado mapapagod. So 'yun. Sa araw na 'to, masyado ako excited matapos yung trabaho kasi Biyernes. Yung sa isang bahay na panghapon ko, nag-message ang senyora ko na sabi 2 oras lang daw ako mag-work and then I'm free. Siyempre, napakasaya ng chika. So, maraming nagtatanong bakit daw mas pinili ko na magkasambahay dito sa Spain. So, actually, wala pong choice. Kasi unang-una, wala pa po akong papel para mamili ako ng trabaho. Dito po sa Espanya, hindi uso ang mamili ng trabaho. Kapag masailan ka, hindi ka mabubuhay. So, katulad dito, mas gugustuhin ko pang magkuskos, maglaba, mamalansya, maglinis ng bahay para magkapera. So, yun. Yung 4 hours na yun, inuuna ko yung kusina, linisin, pati yung mga cabinets, mga... Actually, mas masaya ako ngayon sa work ko kasi nakakaroon ako ng extra time para magawa ko yung gusto ko. Katulad nito, nakakapag-video ako. Like before, nung nasa Taiwan ako, mas pag free time, ginagawa ko mag-video, mag-vlog, kahit na medyo busy. Pero ngayon, magagawa ko na ulit siya kasi may time na ako. So, yun. Pagka Biyernes, medyo busy talaga kasi nga lahat magpapalit ng bedsheet, maglilinis ng mga bintana, pero kere naman yun. Bakit nga ba mas pinili ko na mag-eksterna? Anyway, halos 1 year and a half din akong nag-work as interna. So, medyo sa totoo lang nakakapagod. Unlike itong eksterna, 8 oras lang talaga ang work mo. At tapos nun, uwi ka na. Before, ang interna kasi nag-start ako alas 7 hanggang matapos, alas 9 or alas 10 ng gabi. So, sobrang nakakapagod yun. Kaya sabi ko sana, Lord, makahanap ako ng work na medyo kahit papano naman magaan-gaan. Ito nga, binigay sa akin ni Lord. So, nagpapasalamat ako sa aking mga employer, sa mga amo, kasi 4 na oras lang sa isang bahay, 4 na oras sa kanila. So, hindi sila sumusobra doon.
kapag hindi ko matapos ang trabaho, wala lang, okay lang sa kanila. Yung hinuhuli ko kasi yung planchahin para kahit hindi ko siya matapos, babalikan ko kinabukasan. So, yun nga, sabi ng senyora ko, gumawa daw ako ng lunch. Sabi ko, hindi ko alam kung anong lulutuin, so bahala ka na, sabi niya sa akin. Kaya ayan, gagawa tayo ng kalabasa, crema di kalabasa. Ayun, malaking pasasalamat ko kasi yung mga amo ko hindi sila masailan sa pagkain. Kahit anong ihain ko, okay lang, laging masarap para sa kanila. So, kayo mga kachika, ano ang kwentong kasambahay ninyo? Lalong-lalo na sa idea sa mga pagluluto. Pwedeng i-share ninyo sa akin, comment down below. And ayun, adios, until next time, bye-bye!